Excuse me po. Ito. Naniniwala si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na nilabag ng TV5 ang prangkisa nito sa pagpirma sa isang partnership agreement kasamang ABS-CBN. Sa kanyang privilege speech kanina, tinukoy ni Marcoleta ang Section 10 ng prangkisa na nagbabawal umano sa merger ng TV5 sa ibang kumpanya nang walang prior approval ng Kongreso. Anong clue? Ay, may clue pa. Nagsisimula sa letrang... Na partnership agreement, bibilhin po ng ABS-CBN ang 34.99% ng S. Anong S? Senator. 5 shares sa halagang 2.16 billion pesos. Sabi ni Marcoleta na sa pagbili ng ABS-CBN ng stocks ng TV5, parang nailipat na rin sa ABS- Senator! CBN ang rights and obligations ng prangkisa nito. Anya, pwede raw ba na makisakay ng ganito ang isang kumpanyang hindi binigyan ng prangkisa ng Kongreso dahil sa anya yung mga paglabag at hindi pagbabayad ng obligasyon? Sa kanyang kalkulasyon, aabot daw sa 1.6 trillion pesos ang administrative penalties na dapat bayaran ng ABS-CBN sa gobyerno. Hinihingan pa po namin ng tugon ng TV5 at ABS-CBN, pero dati nang itinanggi ng ABS-CBN na meron sila noong mga paglaba. I think the merger left a bad taste in the mouth. There were flagrant violations, not only the rules and laws, but also the Constitution. I think even the Constitution was desecrated by ABS-CBN. By violating the exclusive Filipino ownership and management of mass media, by the issuance of what we call the Philippine Depository Receipts. Alam mo, believe talaga ako dito kay, ano, kay Congressman Marcoleta. Believe talaga ako sa tapang nito kasi marami sa mga dating kumontra sa ABS-CBN ng after tumigil na kasi bakit to? Una-una, as far as I remember, pagdating sa ABS-CBN, ang talagang matindi lang naman ang may ayaw dyan noon si Pangulong Duterte. This time, we're not sure about PBBM. Kasi diba, sinabi niya, kung maayos naman, bakit hindi ibalik? Diba, yun naman. Ibig sabihin, hindi ganun ka-strong ang kanyang stand pagdating sa ABS-CBN. Unlike kay PRRD, talagang matibay yung kanyang ano stand pagdating sa ABS-CBN. So, madaling maging matapang para ipaano itong ABS-CBN noon. Pero this time, nauna-una, alam niya ni Congressman Marcoleta na kahit papaano eh merong epekto yung pagbanat niya sa ABS-CBN sa kanyang pagkakandidato nung senador siya, di ba? So alam niya na kahit papaano, meron yung tama. Ibig sabihin, merong epekto yon. And yet, tinuloy-tuloy niya. Hindi siya parang, wala eh. Ay, hindi nalang ako babanat. Anyway, tapos naman eh. Honestly, tapos na eh. I mean, everyone knows na kung bakit hindi nakatanggap ng franchise ang ABS-CBN. Pero, dito nga ako na natitindihan sa tapang ni Marcoleta na talagang amidst all of the people na naglaban niya na hindi na masyadong nag-iingay, siya tuloy-tuloy. This time, tinututulan niya yung merging na nangyari sa ABS-CBN at TV5 na parang sinasabi niya, may violation nga yan kaya nga hindi binigyan ng franchise yan eh. Bakit kayo TV5 makikisama dyan? Diba? Tulad nga ng sinabi ko, parang yung kinikwento ko nung isang araw, na parang kunwari, tenant, di ba? Yung tenant na yon may atraso sa dun sa owner, unit owner. At hindi siya nakapagbayad talaga ng buo. Tapos pinaalis siya ng unit owner. Ang ginawa ngayon itong tenant, lumipat lang, same pa rin, sabihin, same pa rin sa building, lumipat lang ng unit. Di ba? At tinanggap naman siya nitong isang unit owner. Alam na nga nitong isang unit owner na may atraso siya dito sa kabila. Bakit niya pa tinanggap? Diba? So, ibig lamang sabihin po nun, dapat,
itong TV5, eh bago naggaganyan, ikinlaro muna nila. Oh, alam na nga nilang ano to eh. Parang kaya nga sinasabi ni Congressman Marcoleta, eh parang they're deceiving eh. Umiikot-ikot siya eh. Doon iniikutan ng ABS-CBN yung pananagutan nila. At kaya ngayon, eh bumalik at nagkaroon sila ng parang, syempre, kung merging, ibig sabihin, nag-isang kumpanya yan eh. Although mas mababa nga lang yung nung kanilang share, still, hindi ho yan yung nag-rent out lang ha. Ibig sabihin, hindi ho yan yung kukuha lang kami ng block time ha. Tapos, ilalagay namin yung mga programa namin. Kung ganun, walang kaso yun eh. Sa akin, sa tingin ko, walang problema yun. Kasi nagre-rent out yung certain producer ng block time doon sa TV5. Eh, hindi ho eh. Ang nangyari, merging of companies eh. Nag-merge sila. Ibig sabihin, yung buong kumpanya nagsumama doon sa isa. Eh, may atraso ito eh. Yun yung pinapaliwanag ni Senator Marcoleta. Sana talaga senator eh, no? Oh, di ba? Ay, nako po. Ay, nako. Anyway, abangan pa natin ang mga susunod na balita patungkol po dyan, ha? Tingnan natin, ha? Kasi medyo gumagalaw na eh. Sa ano lang, ha? Sa nangyayari ngayon, gumagalaw na po. Ibig sabihin, dire-diretso na eh. Ano kayang sana may gawing hakbang ang NTC, di ba? Kasi sila ho yan eh. Eh di kung ano, bigyan nilang sanction ng TV5 kung bakit nila tinanggap tong ano, di ba? Yun lang. Oh, ito. Ito ba? Panoorin niyo to, ha? Suportado ng Philippine Sugar. Wala. Ayan. Reportado ng Philippine Sugar Millers Association ang hinarang na pag-aangkat ng tone-toneladang asukal sa bansa. Ayon sa grupo, posibleng hindi lang nagkaintindihan ang mga opisyal ng gobyerno. Pati nga ang nagbitiw na Agriculture Undersecretary nanindigan sa pinirmahan niyang importation order. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Sa kabila ng kaliwatan ng batikos, nakakuha ng suporta ang kontrobersyal na Sugar Importation Order No. 4 mula sa ilang stakeholder. Layon sana ng kautosang ito na mag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal para maagapan ang nakaambang kakulangan sa supply. Sinundan nito ang Sugar Order No. 3 na target naman noong Pebrero na mag-angkat ng 200,000 metric tons ng asukal. Sa pagpupulong ng House Committee on Good Government at House Committee on Agriculture and Food, sinabi ng Philippine Sugar Millers Association o PSMA na mapipigilan sana ng napurnadang pag-angkat ng taas presyo sa asukal. If Sugar Order No. 3 was able to be realized, that I don't think we would have had this rise in prices to astronomical heights, right? But it was not to be, and therefore Sugar Order No. 4 now is compensating also for the additional requirements, given that the final figures of sugar in the country are not sufficient. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, 165,000 metric tons ng imported na asukal mula sa Sugar Order No. 3 ang pumasok na sa bansa, pero hindi raw nakinabang dito ang mga retailer. Yun po ay ang inallocate lang sa mga industrial users. Ang amin pong suggestion bilang isang mga stakeholders, dapat po hindi ibinigay sa iilang industrial users lang yan. Ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG naman, wala raw nakikitang shortage maliban sa 100,000 metric tons na kailangan ng bansa. Sa katunayan nga raw, tatlong beses nang mas marami ang inangkat na asukal mula Enero hanggang Hulyo kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Maski saan ka pupunta, may asukal. Kung ang pumasok is ganung kalaki, maski may shortfall ang atin local na ani, nakikita namin, baka mahabol pa. Doon sa meeting kasi, ang sabi ng isang representative doon sa meeting ng SRA, nag-uumpisa na mag-harvest
ang mga magsasaka. So bago tayo mag-import ng panibagong sa isang mensahe sa Facebook, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply ng asukal sa bansa at sakali mag-import, kaunti lang daw ang kailangan. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons, eh siguro marami, malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Sa gitna ng kontrobersya, nagbitiw sa pwesto si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Sa pagdalo niya kanina sa briefing ng Kamara, pinanindigan niya ang pagpirma sa Sugar Order No. 4 na batay daw sa pagtataya sa supply at presyo ng asukal sa bansa. Ayan, sabi nito isa ni Bryke Naria, huwag lang sana magkaroon ng massive hoarding. Ibig sabihin yung talagang, kasi yun yung ginawa nila nun eh, yung pinipigilan yung supply para lang ma-justify yung pagpirma ng USEC na mag-import, di ba? Correct ka dyan. Alam mo, tama ka dyan sa iniisip mo na yan. Baka yung mga smuggler, yung mga kaskakuntsaba ng mga smuggler dyan sa loob ng DA, o di kaya yung mga, alam mo yun, yung mga mafia na yan eh. Bakit mafia? Mga magkakasama na talaga yan eh, yung mga tumatrabaho niyan. Eh, pwedeng pigilan, di ba? Para talaga yung magkaroon ng shortage sa loob-loob ko. Bakit magkaka-shortage ng asukal? Ang dami-dami ng ubis dyan. Eh, hindi, ayaan mo na magka-shortage. Mamamatay ba tayo ng walang asukal? O, di ba, wasan ng sugar? Di ba? Huwag na tayo mag-cake. Huwag na tayo mag-spaghetti. Spaghetti, asukal, oo. Yung spaghetti ng isang fast food, puro asukal eh. Dito ka nga lang makakita ng spaghetti na parang dessert eh. Sobrang tamis. Diba naman yung binabanatan mo, banat, bye. I cannot stand watching Filipinos suffer from high local prices of sugar that are hurting Filipino consumers. However, oy, may sugar crisis tayo, ha? Anak lang weteng. I immediately resigned when I knew the president disapproved my action. Bukod kay Sebastian, nagbitiw na rin bilang miyembro ng SRA board si Attorney Ronald Beltran. Pero paglilinaw niya, dahil ito sa kanyang kalusugan at walang kinalaman sa kontrobersya sa Sugar Order No. 4. Sa gitna nito, nanawagan si Negros Occidental 4th District Representative Juliet Ferrer na magbitiw na sa pwesto ang lahat ng pumirma sa Sugar Order No. 4. They should resign po. Yun ang hinihingi. Yan ang tama talaga dyan, yung mga lahat ng pumirma. Mahiya naman. Gusto ko lang po i- delikadesa nga, ika nga. Iulitin yung aking request. Out of delikadesa. Sa Huwebes, pagpapaliwanagin ng lahat ng sangkot sa likod ng SRA Order No. 4 sa inaasahang pagsimula ng formal na imbestigasyon ng Kamara sa issue sa pag-aangkat ng asukal. Ayan, yari na sila. Yari na sila! O, di ba? Sana